ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Sa araw na ito ay ating ginugunita si San Bonifacio, martir. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang lahat ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kaniyang pagsasalita at nilagdaan ng kaniyang dugong itinangis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na maging masipag ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o sa aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip,
makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang pastol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinatabaligan at natitiyak kong mag-iingatan niya hanggang sa huling araw ng pagtitiwala ko sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pagmamasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping aking inaasahan ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maaawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo.
Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mataas po ang pagpapahalaga ng mga Saduseo sa batas, ngunit ang nakalulungkot ay may turong hindi nila tinatanggap. Isa na dito ang turo na tungkol sa muling pagkabuhay. Ito ang pagkakaiba nila sa mga Pariseo. Ginamit ng mga Saduseo ang argumento sa aklat ng Deuteronomio na kung saan hindi makakapag-asawa ang biyuda ng iba liban sa bayaw niya na magbibigay sa kanya ng anak. Dalawang bagay ang sinasaad dito. Sino sa pitong lalaki ang magiging asawa ng babae sa kabilang buhay at mayroon nga bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Sinagot ni Jesus ang mga Saduseo sa pamamagitan ng kasulatan at ayon na rin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na mamamatay ang mga nasa langit. Uulitin ko po, hindi na po mamamatay ang mga nasa langit na. Sa makatuwid, wala nang pag-aasawa roon dahil hindi na kailangang manganak pa. Mayroong pagmamahalan doon. Ngunit ang pagmamahalang ito ay para sa lahat, hindi bilang magulang sa anak o hindi bilang kapatid sa kapatid. Pagmamahal na pangkalahatan. Kaya naman, kung ating susuriin, ang pagbasa ngayon ay nagpapahayag sa kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot natin sa buhay, lalong-lalo na ang takot ng tao sa kamatayan. Pagmasdan po ninyo, narinig natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, "Huwag ninyong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang inyong pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati tayo sa kahirapan alang-alang sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na siyang nagliligtas sa atin at tumatawag sa atin
upang tayong lahat maging kanyang piniling bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno. Hindi dahil sa ating mga gawa, kung hindi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Anong ibig sabihin? Bago pa tayo nilikha, ninais na ng Diyos na tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, anong ibig sabihin? Kung ikaw ay may malubhang paghihirap o pagsubok sa araw na ito at sa kasalukuyan, huwag na huwag kang matatakot, sapagkat ang lahat ng ito, panandalian lamang. Ano ang tunay na magtatagal? Ang ating buhay, kapiling ang Diyos. Sa ating buhay sa langit, wala na tayong kakailanganin pa, sapagkat nasa atin na ang kaganapan ng buhay. Kaya nga masasabi natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa mga taong nagtitiwala sa Kanya habang tayo ay nasa lupa at habang hindi pa natin nakakamit ang kaganapan ng buhay. Walang imposible sa taong taos-pusong nananalangin at humihiling sa Diyos. Walang imposible sa taong buo ang kanyang loob na hindi siya pababayaan ng Diyos sa anumang pagsubok ng buhay, dahil alam niya na ang buhay niya sa mundo panandalian lamang, at ang buhay na paparating ay ang siyang tunay na buhay na magbibigay katuturan at katuparan sa ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan ang muli nating pagkabuhay sa piling ni Jesus Nazareno. Hindi rin imposible. Kung sa mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, tayong mga Katoliko at Kristiyano, buong-buo ang ating pananalig na hindi kamatayan ang huling salita ng ating buhay, kung hindi ang sa katapusan maghahari ang salita ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig at awa. Kaya naman, masasabi natin na tayo ay nilikha hindi upang mamatay. Tayong lahat nilikha upang mabuhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos sa kalangitan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating puso mula sa hindi makatuwirang pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami.
Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano saanman, naway hindi maging taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang ating pananalangin para sa Yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis, ang muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kadiboto at kapatid natin na naghahanda sa mga pagsusulit at board examination, sa mga kadibotong nagugutom at walang makain, ang mga pamilyang naghihirap at naghihikaho sa buhay, naway basbasan at patnubayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay, ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang ng paghahain ng tipan at dangal at ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak
na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. With your love,
Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihingi ng iyong pagkakaloob ng pagkakaisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo, sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanal nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasama ka ng binibintuho ka namin para mo ang
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ang sa isang nalangin kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin.